Hello guys! Okay, good afternoon. Okay, I'm here to explain and give some tips para ma-achieve natin ang personal growth and professional development. Bakit nga ba natin kailangan ng personal growth and professional development? Kasi sometimes, dahil like for us at CPE, minsan akala natin stagnant na tayo, hindi na tayo inspired, hindi tayo motivated na matuto ng mga bagong bagay. So, nadidelay yung pagkakaroon natin ng personal growth and professional development. Okay, here's my tip number one. Invest time. Saan ka mag-i-invest ng time? Siyempre, mag-i-invest tayo ng time para magbasa ng mga bago, makinig sa mga paborito nating tao na nakaka-inspire sa atin para in the near future, maging ahead tayo or meron tayong mga idea yung mga nangyayari sa ating mundo. So, magiging open tayo kung ano man yung mga bago. And definitely, dapat ready tayo for changes. Kasi sabi nga natin, hindi naman dito sa mundong ibabaw, dito sa ginagalawan natin, ang tanging constant lang is change. Kailangan maging adaptive tayo sa mga new things na darating para makasabay tayo sa mga technology or kung ano man yung madidevelop pa in the near future. Okay, tip number two is follow inspiring people you want to be. Bakit? Kasi syempre, yung mga tao na yan is pinagdaanan na nila kung ano yung pinagdadaanan natin. Kaya nga minsan, kailangan natin silang i-follow kasi minsan natatouch tayo sa mga lectures nila. So, pwede mo silang i-follow through their blogs, yung mga YouTube channels nila. Pwede nyo silang i-follow doon kasi minsan nakakatulong sila sa atin para mag-level up tayo kung ano man yung gusto nating marating sa buhay. Okay, tip number three is set goals or set high goals. Bakit high goals? Kasi kaya tayo magsaset ng high goals definitely kasi we are striving or we are reaching or some milestone in our life. So, paano natin siya ma-achieve? Siyempre, mag-create tayo ng mga plan or ng mga steps paano natin siya ma-achieve. Kasi pag hindi tayo nag-set ng goals, ibig sabihin, oy, contento na ako, ito na lang ako. No. Kailangan, kahit na nakarating ka na kung saan mo gusto, dapat meron ka pa rin plano para mag-develop ka pa. Okay? Okay, tip number four. The tip number four is visualize success. Okay, dapat nakikita mo na yung sarili mo. Nakikita mo na in the near future, dapat ito ako. Dapat ganito marating ko. Dapat tapos ko na yung ganito. Dapat nandito na ako sa level na to. In the same manner, pag naseset mo na, nakikita mo na yung sarili mo, namomotivate ka, nai-inspire ka lalo para pagbutihan yung mga ginagawa mo. Okay, tip number five. Try new things. Okay, ibig sabihin mag-explore tayo because I believe one step out of our comfort zone is our success. Okay, kasi pag sinabi natin kasi ay ito na 'yung nakasanayan ko, ito din na ako mas gamay ko na 'yung ginagawa ko dito. Hindi tayo mag-grow. Hindi tayo matututo ng mga new things. Kasi, kaya nga tayo mag-step out kasi may gusto tayong marating. May point target tayo kung saan natin gusto marating at magkaroon tayo ng development. Okay? Tip number 6. Okay, tip number 6 is ask for feedback. Okay, kasi ibig sabihin, pag nag-ask ka ng feedback or help sa ibang tao, ibig sabihin, nakikipag-collaborate ka. Kasi minsan, akala natin tama na yung ginagawa natin, minsan nalilis tayo. Dapat, we always ask for some feedbacks na makakatulong sa atin sa mga ginagawa natin. For example, sa mga co-teachers natin, tama ba yung ginawa ko? Paano ba gagawin to? Yung mga ganong question would be great help para mas lalo ka pang ma-improve as professional. Tip number 7. Okay, stay focused and have a to-do list. Okay? Bakit? Kailangan natin mag-stick on kung ano man yung kailangan natin marating. Mag-focus tayo dun sa mismong goal natin. But, definitely, kailangan natin ng to-do list para maging organized tayo at maging productive tayo every single day sa pag-achieve ng mismong goal natin sa life. Okay, so that's it guys. So, sana may natutunan kayong aral regarding sa mga tips ko para magkaroon tayo ng personal growth and professional development. Bye-bye!